gorgeous afternoon. It's 10 minutes before we hit the hour of 5 o'clock in the afternoon, and we are July 5, 2021, and it happens to be a great rainy Monday. So may nag-aadya pong bagyo, pero I think hindi na siya magla-landfall sa Philippines. Salamat kay God for that one. But I wanna include in this vlog, guys, know that I think 2 years ago, to reiterate, actually, a priest, Father Giancarlo Maria Rosales, in one conference told us that there is really a prophecy already that there would be disasters from one place to the next. Like, God already promised that that he's not gonna... God promised after what happened in during the time, biblical time of the Noah's Ark, no, na isahan lang yung punishment ni God na namatay yung mga tao, except for those who were able to ride on Noah's Ark, no, yung Noah's boat na instructed by the Lord God na gawin yung Noah's Ark in order to preserve yung mga gusto ni God na ma-preserve, no? Yung mga mag-aasa-asawang mga animals, all kinds of animals, plus yung family ni Noah. Yun, na-save sila. But after that, God saw in... nasaktan naman din si God, no? I mean, He is a loving God and He cannot be unfaithful to Himself, but at the same time, yun, basta nagkaroon ng resolution si God na after the Noah's Ark na talagang na-annihilate yung mga tao sabay-sabay, no? Na hindi na niya gagawin yun. The next time, portion by portion. And that is really what's happening already, right, people? That, yung pandemic, one area to the next, no? Pasalamat pa tayo, guys, sa mga nakasurvive. We should reflect and thank God, appreciate the Lord God, that we need to be grateful that we are still given a chance, no? Kahit pa nga karamihan sa atin ay medyo we could already feel weakness, 'di ba? Ako rin po, no, pati yung mga pari nga pag nagmamas, makita natin na uubo-ubo din. Lahat naman tayo, guys, tao, no? So, hindi na rin natin alam na may mga na-inflict na dyan, kung ano-ano mga viruses. No? So, we just need to take care of each other, help each other, no? So, ganun po ang nangyari. So, I just want to follow up, guys, no? Para naman makita ninyo na yung mga pinagsusulat ko noon, at I do not know if I was able to do a vlog, but if I could remember it right, mga 2 years ago, nagsabi na po ako na, like, the Mayon volcano will erupt at a highest level, and it really happened already, guys, no, that nag alert level 4 tayo the last time with Mayon volcano, no? And what is the purpose? What is the purpose of prophecies, no, and foresights? Of course, God has given those gifts to some people like me at sometimes with some cases and some events, in order to warn us, in order naman na magkaroon tayo ng crisis management, in a sense that hindi natin mapigilan yan, but we could pray to the Lord God, diba, na sana hindi matuloy, at kung ano pa man mga kaukulang abot kamay nating mga tao na pwede nating gagawin as precautionary measures para naman malimit natin yung mga mortalities, no, na konti yung ma-damage, konti yung mamatay, kung pwede nga zero. So that is the real main purpose, guys, ng prophecies, no, mga visions. Hindi natin yan dapat pagtawanan, but yun, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi po joke, no, nangyari po talaga. And then one time naman yung bug ko, the cat peed on it, and it, the explanation is that there was a vessel mishap that's gonna happen, and it really happened, no? I think 1 year after I said that. Meron na naman pong isa, I think mga 3 weeks ago, pag akyat ko dito sa second floor, may
fur baby, si Marble, also peed again on one box, I think. So, the explanation again is that there would be a water vehicle, water vessel mishap. So, ingat-ingat po, no? Ingat-ingat. So, let me repeat again na about 2 years ago, may sinabi po ako na almost sabay-sabay pong puputok yung mga bulkan, not only in the Philippines, but in other countries. And diba, 2 days ago, was it 2 nights ago, hindi ako makatulog, guys. So, pagkaganyan, alam ko na meron pa akong hindi nagawa for the day. Kasi, sometimes, if there are messages to me, I put it off. Pero I am pretty sure that if they are pressing issues talaga and that God wants me already to say it, yan, hindi ako makakatulog until I am able to perform them, no? So the 2 nights ago, I happened to bump into the news about Taal volcano again, di ba? This year lang yung Taal volcano nag-erupt, tapos ito na naman. Guys, active talaga yung ating mga volcanoes. And the other night, actually afternoon po yun, pinapakita sa akin na sa Mount Isarog, guys. Ito muna. Ang dami-dami kong gustong sabihin. Unang-una, 2 years ago, ang message sa akin is that, yun nga, sabay-sabay daw yung mga volcanoes na mag-erupt. And looking back also to the statement of Father Giancarlo Maria Rosales, FI, that in one conference, he really said na ganun din ang message talaga ni God, na yung disasters, in a few years' time, it would be from one area to the next, but really disaster with so much death, no? A lot of numbers of human life to be annihilated through these disasters, no? And it really happened na already, no? Even before the pandemic. So, ako rin po, isa-isa lang yung pinakita sa akin. There were times that it was my dad's soul whom I could see. Na gumaganon, guys, para kami nasa ilalim. Just like when we went for travel in Bohol, we came across a cave na level yung ground. Sa ilalim yung cave, guys, no? Akala mo sa taas, parang wala lang. Pero sa baba pala, hollow siya. Hollow siya na cave, but there is a water, body of water. At marami nga doon, guys, mga soul, mga, not only souls, elements. Ako nga eh, parang sumama sa akin yung isa. Oo, may nangyari sa amin sa convent because meron sa akin sumamang isa. Hindi ko alam. Bata pa kasi talaga ako, guys. Lapitin ako ng mga elements, something like that. Na lagi nga ako magkakasakit noon. And then, when we go to the faith healer, mahilig kasi kami sila mami noon na nagpapahilot at the same time, yung nagpapasantigwar baga in Bicol. And usually, makikita nila may duwende, may babae na naawaan daw ako, na I am very silent. If you put me in one corner, hindi ako dyan masyadong gagalaw lang talaga. At wala pa akong imig. No? But unlike now, of course, I would sing, I would ano. At sinabi po ng faith healer that time na madaling lapitan yung mga bata nga na walang imik. Kasi wala kang imik, para kang ang bait-bait mo. So, parang for them, parang friendly ka. Something like that. So, anyway. So, yung akin pong ano, yun. Ang first kong nakitang ganun, parang yung daddy ko, gumaganon siya. Hindi ko naman maintindihan. Pero pag ganyan ko, para siyang may opening. Sabi ko, ano kaya yun? Tapos yun po, shortly after may eruption, no? I think it was Mayon volcano already. Na sometimes nga, guys, parang nakikita ko yung sarili ko na, you know, papasok, parang nakakatakot na nakikita ko yung crater, something like that. Ano ba ako, drone?
So we have that one, no? Na may nakikita tayong ganun. And it happened already several times, guys. So hindi naman yata tama na hindi ko siya ididiin na meron tayong ganyan. I've seen also other people na merong ganong gift. I think Rudy, yung Rudy din na vlogger din. Meron din siyang ganyan. Sometimes nga, akma din yung nakikita ko sa nakikita niya. So, hindi lang naman ako, guys, ang merong ganyan, no? So, what is important is that we share all of these things to remind people para nga magkaroon tayo ng precautionary measures, whatever we could do naman to manage, no? Na ma-prevent natin yung too much mortality, kung pwede nga, zero mortality, zero death, zero injuries sa mga tao, pagka ganyan, no? So, we should be alert talaga, mga responses for those things. So, basta lately, guys, yun ang nakita ko, perhaps a water mishap, hindi natin alam kung malaking barko, or yung mga nagsispeedboat dyan, yung may mga private boats, no? I want to give warning sa inyo, guys, na merong ganun na pinakita sa akin na yung dog, yung fur baby ko dito. Nag-ihi siya dun sa isang kahon. No? So, it represented a vessel. No? A water vessel. So, ingat-ingat lang din po. No? Tapos, pinaka-confirmation talaga, guys. When I checked on one article, please check it out in one of my posts two days ago. Nasabay-sabay po yung limang volcanoes natin in the Philippines, no? Wala pa doon yung Mount Esarom, no? Kasi dormant po yung Mount Esarom for a long time. Tapos, ang laman, natakot nga ako, guys, dun sa pinapakita sa akin na tama ba yun? Parang nire-reflect ko yung sarili ko. Kasi pag takot ako, guys, sinestop ko siya. Sinestop ko yung vision na nakikita ko. May God forgive me for that. Na para kasing feeling ko yung mahuhulog ako doon sa loob. Something like that. Pero alam ko na parang may tubig talaga sa loob. So imagine, guys, pag nag-erupt talaga yung Mount Esarog. It has been a folklore or yung mga sabi-sabi na in those times, diba, yung Mount Esarog na pag nag-erupt daw yan, tubig talaga. Kasi, logically naman talaga, di ba, may falls tayo dyan. O, di ba? San galing yung tubig, di ba? So, pwedeng totoo. Tapos, ganun pa yung nakita ko the other night. Tapos, so anyway po, di ba, meron ng news. Check it out in my Facebook account, Antonia Omar Teres. Nandoon naman po, level 3 tayo sa Taal Volcano, level 1 sa Mayon Volcano, level 1 sa Canlaon Volcano, at yung iba pa po, no? Two others, hindi ko na maalaala ngayon. So, all in all, if I am not mistaken, 5 po yun, sabay-sabay. So, it confirmed the vision that I saw and the message that came to me na magsasabay-sabay, no? So, what we could do, guys, for me, is to pray. Pray tayo kay God na hindi tayo masyadong ma-damage, no? Ng mga natural happenings na ito, na disaster naman talaga. So, we pray kasi may pandemic pa naman and everything. So, we could see already the difficulty in the affected areas in Taal Volcano, no? Yung malalapit doon. Kami nga, yung vacation mansion house ng tito ko doon by the Taal, no? Overlooking din the Taal Volcano. Alam ko yung ashfall doon has really had negative effects already in the mansion. Kasi akala nyo, guys, yung ashfall may mga effect din siya sa building, no? So, kalilinis lang siguro, ayan na naman. Kasi February lang po yun, diba? So, all we could do is to pray, and dun po sa mga areas kasi na malapit, better na lang po na mag-evacuate na talaga. No, kung kahit level 1 pa lang tayo, example sa Mount Mayon, dapat naman po gumawa na tayo ng action. I could remember, guys, na trigger talaga yung aking asthma when I worked with SEDP Simbag sa pag-asenso ng Diocese of Albay.
I was assigned to go to Ligao. Sama nga ng mga tao doon, no? Kasi supposed to be doon lang ako sa may Albay branch. Eh, syempre, pahirapan. Doon ako pinapunta. Naku guys, Ashfall pa lang yan. Ligao yan, ah. Malayo naman bagayan sa Mayon Volcano. Pero yun daw yung dinadaanan. Ay, grabe guys, yung Ashfall. Doon talaga na-trigger yung asthma ko. Pagkatapos, I almost had cardiac arrest. Kasi yung asthma, parang nasabayan pa ng flu. Yun, isang miracle din yun sa akin, guys. Pumunta lang ako doon, hindi pa uso kasi yung face mask. Nagka-cover-cover lang ako ng hanky. Adi, syempre, meron po yun. Tapos, stressful pa yung ano, kasi malaking problema doon nakawan noon sa Ligao branch ng SEDP. Nag-confess pa sa akin yung manager. So, it's really pretty stressful. Pagkatapos, I rode in a jeep pa. Hindi ako nag-UB Express. So, grabe na naman yung usok and everything. Talagang nag-trigger, guys, to the worst case I have ever had with asthma. No? Parang emphysema siya or what. Sabi ng doctor noon when I went home to my tito sa Libon, Albay, na I would have died daw of cardiac arrest kasi pinabayaan ko siya, guys, na flu na nga siya. Yun naman kasi mga 3 days na kayang-kaya ko kasi when I was having training dun sa Albay branch kasi ang lapit lang, naka-aircon pa, wala naman siya yung Ashfall. So less stressful, guys. And when I went to Ligao, ang dami nang problema, may Ashfall pa, malayo pa. So, ganun yung ano, ganun yung, grabe guys, kahit Ashfall lang, it has really effect on the health of the people. Lalo na ngayon may pandemic pa tayo. So, yun po yung assessment ng doctor noon doon sa Libon RHU. Tinulungan ako ng tito ko doon. Na, grabe kaan niya, pinabayaan mo yung flu. No? So, may infection na, nagka-asthma ka pa, it would have led to cardiac arrest daw, guys. No? Yung pala yung ano noon. Kaya, pasalamat daw ako na nakasurvive. Kasi talaga, I really passed out, guys. Nasabi ko kay Jesus, looking at the miraculous picture I have, may pinost akong isa sa wall dun sa mga pinicturan ko noon. And, I just told Jesus, I'm so tired, Jesus. Sabi ko na, bahala ka na po. Tapos, ano, nakatulog na po ako. At nung nagising ako, grabe yung, ano ko, yung paghahabol sa hininga. Na ganyan. Tapos, sa awa na ni Father, I think si Father Rex Arjona din, kahit kaaway ko yan. Pinadalhan niya yata ako ng pera para magbili, tapos kumain. So, yun po. Siya naman yung nakaaway ko sa phone. Pero, siya rin yung parang nag-save sa akin. So, in this vlog, at least man lang sabihin ko na may ginawa namang, you know, reparation man lamang at pagtulong si pare. Pare Rex Arjona. So, yun lang guys. Confirmation talaga. Totoo. Diba? Na-active ngayon yung mga volcano. Ang alam ko meron pa sa ibang bansa. I-research ko pa and then I will post it in my Facebook account. There is a message to me, you know, coming in to me from God na I need to search kasi in other parts of the world na may mga volcano, ay ganun din guys, active din. So, ingat-ingat tayo pagkatapos, hingi-hingi na tayo ng tawad kay God. Kayo mga nababati ko sa nasa public service, it's but fitting guys, no? Na binabatikos kayo kasi it's really this time of correction. Huwag na kayo mag-deny. Alam nyo sa sarili nyo kung ano yung mga ginawa ninyo na pinasasabi lang sa akin ni God. No? Through messages. Ang ibig lang sabihin niya ni God ay mag-sorry na kayo. Magsisi na kayo at tama na. Stop na girls and boys. No? Naughty boys and girls. Ang tagal-tagal nyo nang nagdodroga. Alam ko galit na galit kayo yung mga nababati ko sa Facebook, no? At pati dito sa vlogs. Pasalamat kayo, pinapasabihan ni God, kasi mahal kayo ni God. Nagpapa-attention na si God na paano kung kayo yung sunod na kunin niya. Ha? You wouldn't like it
na matay na tayo pagkatapos hindi tayo nakapagsisi ng kasalanan, hindi tayo nakapag-confess, no? So yun lang yung tulong ko dyan, guys. Lalo na po kaya, kasi kayo na nasa public offices, pati po sa church. When you are given public trust, public authority, public, ano pa ba? Yun, public power. At the same time, in your hands, what you are using is public fund. No? This afternoon, meron pong usap-usapan na nagyayabang na nga daw itong mga anak ni Attorney Lenny Robredo. Siguro naman, also in a level of, na, hindi lang siguro pagyayabang, but in a spirit of appreciation, no? Na kaya daw siya nakapag-Harvard kasi vice presidente daw yung nanay niya, something like that. No? So, ibig sabihin, kasi may pera na nandoon nakalagak sa opisina, something like that. Which is a big no-no. Hindi yan dapat, no? Wala sa educational ang expenses ng VP office. Does not include, you know, educational expenses that costly, no? Sa mga kaanak nung nakaluklok. Not even to the, ano eh, to the person with in the government position. That's also what I noticed, no, to some mayors, no? Huwag kayo magagalit, ha, Mayor Bonggat. Alam ko na ang dami yung mga travels. May mga nakita ako dun sa mga magazines nyo. Because the thing is, documented tayo, diba? So, why the frequent travel? And then, may mga nakalagay dun, trainings, education. Hindi naman po yata yung nakasaad sa batas or ordinances na meron tayong allowances for education, no? So, dapat nga, pag umupo kayo, ay fulfilled na po kayo, no? You have attained already. You are armed already. Unless by special ordinance siguro, pwede rin, no? Pero as of that time, yun po yung question ko sa inyo, no? Kay ex-mayor Bonggat. I've seen in the documentation na kayo din yung gumawa, no? Published in your magazine. Full glossy magazine, no? Na produce and na publish ng PR department ng Naga City Hall. Eh, nandun po yun lahat. Nasaan po yun sa ordinance natin, no? Even the time that we spend outside of the country for education should be accounted for. Diba? Yun po yung mga questions, simple questions that we need to ask. Like, those are really like initial audit in the process. And of course, will follow is the cost and expenses attached to it. Diba? So, para sa akin, madali namang mag-audit. Kahit hindi ko pa nakita yung mga cost niyan, it's really something to ask a question about, no? It's audit process that we are talking about. O, hayaan nyo na, hindi ako lang CPA. Bumagsak ako nun sa audit theory and audit practice. Pero I am proud to say that because of experience, kahit pa paano naman, guys, I have a knack on it na, diba? Sometimes, even without me yet checking the records, I have that, you know, hunch. Kung merong may mga ginagawang masama. And most likely, most of those companies that I had that feeling to, I soon found out that there really was fraud, no? And corruption sa mga taong entrusted with the treasure of the company, organization, or public office. So, yun, guys, ha? So, hindi ito sa pagyayabang. We wanna glorify the Lord God for the gift. No, na sana magamit pa natin, na sana bigyan natin ng pahalaga, no, na it would serve as something to help us with. Even po yung mga miracles, no, a lot of born-again Christians are questioning about the Marian apparition. Sabi ko, ano bang nire-reklamo nyo? Yung pag-appear naman ni Mama Mary and in my case, si Jesus and sometimes si Saint Therese of Lisieux and Blessed Carlo, Saint Jose Maria Escriva, they are really to tell us messages. They are really there to encourage us, to motivate us, to give us hope,
to give us warning and reminders. No? It's really for us. Kaya wala po kayong karapatan, mga born again Christians, to say na yung Marian apparitions daw could be, you know, a satanic manifestation. No. We also test the spirit. I wanna address this to all of you, mga Christians. Ako usually, even with my messages, we need to test the spirit. The Holy Scripture clearly stated that one, right? So, ako, chinacheck ko din yan, no? We need to test the messages, no? I pray to the Lord God. And then, He would, ano, He would usually give naman din the, ano, the confirmation. So, yun po. What else? So, that's it with the visions, guys. Nakakatakot kung magsabay-sabay talaga na sumabog yung mga vulkan. No? I still need some proofs with other countries, pero ang message ni God sa akin also, you know, in countries where there are volcanoes, they are also active. Sabay-sabay na, guys. Paano na tayo niyan? No? So, that's it. So, public servants, you have things to do. No, wag naman patulog-tulog. Yun lang, may mga sakit yung bigyan nyo ng konting allowance, no. Yung malalakas naman, gamitin nyo sa tama, guys, no? Gamitin nyo. So that's it for this vlog, because it would not be good if I will mix other topics, because I have topics about lands later on siguro if I would be able to record again, and about President Pinoy, etc. So, see you guys, and let's be serious with our survival. Let's be serious with our salvation. Let's be serious that at the end of this all, we need to claim it right now, that we want to take seats in heaven, not only in the positions in the government, but in heaven. And if ever I would run, guys, no, it would just be in obedience to the Lord God, I assure you. Because I don't need it for popularity. No, I don't need it. I don't want it. No? For money? Oh, sweldo lang, honorarium, okay na sa akin. Pero yung magpakayaman ka for corruption, no way. No way. Okay? So, I hope people would pray for me. Alam ko, ang dami ko naman dyang bashers, at ang dami rin na iinggit, at wala pa akong plans na ganito. May mga naiinggit na, guys. So, may mga bashers ka na talaga niyan. Even if hindi mo naman sila kilala, wala ka naman ginawang masama. Simply by being included in the elite. Elite, guys, does not necessarily mean na ang dami mong pera. That's why I could still ask from, you know, from friends or those generous people, because I've been in mission for the longest time. Wala talaga ako mga savings. I have given my services for free, no? Volunteer works po yun lahat. At hindi naman din ako hayok na who would take advantage during times na pwedeng mag-raise ng funds. Yun ang pagkakaiba ko sa inyo. Kaya do not expect for me na marami yun nakuha, kasi I have launched a lot of projects, no, associations. Yun ang ano ko, guys, kung bigyan ako salamat, na sana naman meron din talaga na, kasi kailangan din natin for operations, no? Mga pari nga, kailangan nila, they really receive. Kasi kailangan naman talaga for personal necessities and beyond, and the operations of the church. So, nasobrahan naman ako, guys, na kahit may pamigay noon, bibigay ko pa sa pari. Na dapat nakita ko na missionary din ako, guys, diba? I'm also in operating for apostolate, no? Kailangan ko rin yun, the same manner that the priest needs them. So what else? So yun lang, guys, for this vlog, and see ya. So if you wanna like and subscribe, feel free to, and you may click on the tinkerbell in order to be notified every time I would have new updates of vlogs. See ya!